Welcome sa inyo, mga bata! Halina at simulan na natin ang pag-aaral. Magandang araw muli sa inyo, mga bata! Kamusta kayo? Nagagalang ako at ngayon ay natutukoy mo na ang pangalan, gamit at katangian ng mga halaman sa ating paligid. Napakahalaga ng mga halaman at mahaliin. Ngayong araw, ating aalamin ang pagpapangkat ng mga bagay ayon sa taglay na katangian. Handa ka na ba para sa ating bagong aralin? Halina't simulan na natin. Mga bata, tingnan natin ang larawan ng mga bagay na nasa harapan ng dalawang bata. Ano-ano ang mga bagay na nakikita mo? Anong mga bagay ang pwedeng magkasama sa isang pangkat? Nakita mo rin ba ang nakita ko? Kung nasabi mo na ang basa, saging, at lapis ay magkakapareho ng kulay, tama ang iyong sagot. At kung ang cellphone at walya ay magkaparehas ng hugis, tama rin ang iyong sagot. Napakagaling ang iyong obserbasyon. Mga bata, tandaan, lahat ng mga bagay ay may taglay na katangian. Mapapangkat mo ito ayon sa kanilang kulay, hugis, tekstura, at bigat. Pagmasdan mo ang mga larawan, maaari mo bang ilarawan ang bawat isa? Bato, tuwalya, mesa, unan, hollow blocks, bulak. Ngayon, tingnan natin. Alin sa mga ito ang maaari mong pagsamahin? Unan, tuwalya, bulak. Masasabi natin na ang tatlong larawan ay malambot. Ngayon naman, bato, hollow blocks, mesa. Mapapansin natin sila ay magkakapareha na matigas. Mga bata, suriin natin ang mga bagay sa loob ng kahon. Nakikita nyo ba? Ngayon, maaari nyo bang sabihin sa inyong magulang kung paano natin pinangkat ang bawat bagay sa loob ng kahon? Maaaring ang iba sa kanila ay napangkat ayon sa kulay, hugis, tekstura, bigat. Yan din ba ang inyong obserbasyon? Mahusay! Bilugan ang mga bagay na magaspang. Liha, hollow blocks, tissue, scotch brite. Ngayon, tingnan natin ang tamang sagot. Liha, hollow blocks, scotch brite. Tama rin ba ang inyong sagot? Mahusay, mga bata! Ngayon naman, kumuhit ng masayang mukha sa mga bagay na pareho ang hugis. Plato, traffic light, kahon, salamin. Ngayon, tingnan natin ang tamang sagot. Traffic light, salamin. Tama rin ba ang inyong mga sagot? Mahusay, mga bata! Lagyan ng X ang mga bagay na malaki. Elepante, puno, aso, sofa. Ngayon, tingnan natin ang tamang sagot. Elepante, puno, sofa. Tama rin ba ang inyong sagot? Mahusay, mga bata! Mga bata, paano natin papangkatin ang mga bagay? Ano-ano ang mga katangiang maaaring basehan ng ating pagpapangkat? Maaaring sa kulay tulad ng pula,
asul, dilaw, berde, kahel, lila, tsokolate at itim at marami pang kulay. Maaari din tayo magpangkat ayon sa bigat tulad ng bato, hollow blocks at mga troso ay mabibigat na mga kahoy. Maaari ding sa cookies tulad ng bilog, parisukat, tatsulok, parihaba at biluhaba. Maaari din pangkatin ayong sa laki. Maaaring laki ng hayop, puno, at mga bahay. Maaari din silang pangkatin ayon sa tekstura, tulad ng malambot, matigas, magaspang, at makinis. Mga bata, handa na ba kayo para sa ating pagsasanay? Ngayon, lagyan ng X ang naiibang kulay sa pangkat. Gulong, sapatos, bola, kulit. Ano natin ng tamang sagot? Bola. Tama yung sagot. Dahil ito ay kulay. Kulit. Ngayon, lagyan uli natin ng X ang naiibang hugis sa pangkat. Frame, gulong, singsing, hula hoop. Tamang sagot? Picture frame. Dahil ito ay hugis parisukan. Ngayon naman ay lagyan ng X ang naiibang tekstura sa pangkat. Papel, salamin, libro, pinya. Tingnan natin ang tamang sagot. Pinya, sapagkat ito lamang ang magaspang. Mahusay mga bata. Ngayon naman ay lagyan ng X ang naibang bigat sa pangkat. Balahibo, perang papel, buwan, at papel na puti. Ngayon, tingnan natin ang tamang sagot. Upuan. Dahil ito lamang ang mas mabigat sa tatlong ito. Ngayon naman ay lagyan natin ng X ang naiibang laki sa pangkat. Paru-paro, abila, tubi, bubuyog. Tingnan natin ang tamang sagot. Abila, sapagkat ang abila lamang ang pinakamalaki sa kanilang pangkat. Mga bata, ngayong araw natutunan natin ang pagpangkat ng mga bagay ay nakatangian. Ipagpatuloy ang pagsasanay. Gawin ito sa loob ng inyong tahanan. Dahil sa galing na iyong ipinakita ngayong araw, para sa iyo ang star na ito. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli mga bata, mag-aral mabuti at mag-ingat pa.